Kabanatang ito, muli nating masasaksihan sa Barangay Busog kung papaano pinaunlad ng Pockmark Panaderia ang kanyang negosyo. Masasaksihan rin natin ngayon kung papaano nila tinasa o na-evaluate ang mga naging resulta ng kanilang pagpupunyagi. Ayon na rin sa kinagis na nilang QDP o Quality, Delivery, at Price! Hi, I'm Margarito. At ako ang nag-iisa at dakilang panadero ng Pockmark Panaderia! Pockmark, Pockmark Panaderia! Pockmark, Pockmark Panaderia! Uy, sir, ma'am, bili na kayo ng specialty namin na Pockmark Monay. Uy, sir, suki. Kamusta ka na? Kailan ka nakita? Bili ko naman ng specialty naming Pockmark Monay. Pak, pakiwi mo na. Mark, markado ang lasa. Sige na, bili ka na. Ayan, pak, palpak ang monay nyo. Mark, markado ang sama ng lasa. Ayoko nang bumili ang monay nyo. Ang sama, niyan. Sayang naman tong Pockmark Monay ko. Nasisira lang kasi walang bumibili. Ano na lamang ang sasabihin ng mga panaderong sila Pikito, Pikito, Pakito at ni Poknat? My Wheeler, maghanap ka ng magandang parking space dyan, ha? Kahit nasa Cebu, sa Mindanao, siya, larga! Pak! Pakiwi ninyo ang gininto ang monay. Mark, markado ang panlasa at sustansya pa. Dang, deng! Deng, dang! Yes, Madam Lucretia. Alam niyo ba na dahil dito sa Pockmark Panaderia ay umasenso ang anak kong si Pacquiao at kami ang may pinakamasarap na Pockmark Monay? Yes, Madam Lucretia. At dahil sa masarap ang aming monay, kami ang may pinakamaraming customers dito. Bakit ganito? Oh! At walang binibenta. Diyos ko, lost naman to. Margarito! Margarito! Hey, madam. Valentine, bakit nandito ka? Kapatid ka lang naman ni Margarito. Nasaan si Margarito? Kasi po si Kuya, umiwi lang muna siya sa bahay para matulog.
Naantok na po kasi siya eh. Ganon? Opo, madam. Eh kasi naman po, wala naman po talagang bumibili na. Aminin naman po natin, aapat na lang po tayo dito, madam. Eh kasi naman po, madam, sabay-sabay naman po nagbakasyon yung mga panadero nyo na sina Paquito, Pequito, tsaka Piquito, at tsaka yung si Pocknut. Wes, dalhan mo kami ng masarap na Pac-Mark Monay. Okay. Bilisan! Ako, tikman nyo na. Sure ka? Bakit ganito ang lasa? Pagkapait-air! Ano nangyari dito? Eh, itong akin eh. Ang tabang, lalasa. Okay, madam, yun po yung napili nyo. Ito, yun po yung original. At yung napili nyo naman po, ito yung cheese. One! Hindi halata. At ito, ito po yung raisin. At saan yung raisin? Eh, baka po nasunog lang. Pero madam, pare-pareho lang po ang presyo nilang lahat. Anong pinagsasabi mo? Hindi niyo ba alam ang QDP? QDP? Q, quality. D, delivery. At P, price. Okay, hindi. Eh kasi naman no, hindi naman po ako na-brief ni Kuya Margarito tungkol sa QDP na yan. Alam mo yung QDP? Dapat sinisigurado niyo ang tamang kalidad ng Monay. At ang epekto sa gastusin ng ating negosyo! Okay, relax. Oh my God. Dang! 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 Yes, yes madam! Madam! May problema. Nasa-stress po ba kayo? Hindi ko kayo. Juice! Juice! Okay. Okay, yes madam. Agad-agad. Ako. Juice daw. Juice! Eto na. Oh, juice! Eto na po. Juice! Juice! Kay madam! Oh, tingnan mo! Tingnan mo! Pati ikaw, hindi mo matatim! Hindi mo masigmura ang aming Pac-Mark Monay! Itsurang itsura pa lang. Itsura, hindi mo na makakain! Dang, deng, deng, dang! Ano masasabi niyo dyan? Naku, madam! Sa pananaw ko, sa operasyon, dapat yan sangkap, proseso at resulta. Sangkap, proseso, resulta? Oo, uunahin natin yung sangkap ng produksyon. Tapos pag-aaralan natin yung proseso. Isusunod natin yung nais nating resultang makamit. Eh, alam naman po ni Kuya Margarito yan. Asukal, gatas, mantikilya, arina, asukal ulit. At madami pa pong iba. Eh, alam ba naman niya yung mga saktong sangkap? Maybe. Eh, ang proseso. Alam niya rin po yan. Hahaluin, bibilog-bilugin, tapos bake-bake. Ayun po, tapos na po. At ang resulta? Madam, masarap na Monay po. Yan? Masarap yung Monay na yan, ha? Nako, malamang mali ang sangkap. Palpak ang proseso. Kaya yan ang resulta. Pangit. Pangit na nga itsura, pangit na lasa. Yan! Yan! Yan ang pagsusuri sa sangkap, proseso, resulta! Madam, ako, ang paningin ko sa operasyon ay resulta, sangkap at proseso. Resulta, sangkap, proseso? Una, umpisahan ang pangangailangan ng customer. Isunod ang sangkap ng produksyon at pag-aralan ang proseso. Alam naman po ni Kuya Margarito kung ano yung tamang resulta. Ano? Ito po yung kakaibang Monay. Talaga? Nanghuhula lang kayo. Hindi kayo gumaya kay Dang at Deng. Brights! Kung ang resulta ay ang hindi pagbili ng dismayadong customer, malamang ang proseso ay palpak at mali ang mga sangkap. Yan ang pagsusuri sa resulta, sangkap at proseso. Parating nasisimula sa pangangailangan ng customer. Hindi sa kung ano ang gustong gawin ng panaderyang ito. Buti pa, ibatok tali nating muli ang Pac-Mark Panaderia. Girls, ba? Ha! Balangkasin! Balangkasin natin ang mga datos na natala sa pagpapanatili ng kalidad ng isang negosyong tulad ng Pac-Mark Panaderia. Tuk! Ha! Tukuyin at tuklasin. Tukuyin ang mga naging pagkakamali at tuklasin kung sino ang may sala. Ta! Ha! Tahiin! Tahiin ang lahat ng pananaw
kung bakit unti-unting pumapalpak ang Pakmark Panaderia. Li? Ha! Likain. Likain? Ayon sa natuklasan natin, at ituwid ang mga kapalpakan para makalikhang muli ng pagkasarap-sarap na Monay. Ah, ibalik ang Pakmark Monay! Masarap pa! Masustansya pa! Oh! Monay! 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 Gusto namin ang Monay! Ang masarap na Monay! Ang dekalidad na Monay! Mabuti pa mabisita ang kitchen ng magkaalaman na. Tara na! Sabi po kasi ni Kuya Margarito, ito daw po yung mas malapit sa shop. Maling-mali. Una sa lahat, hindi dapat ginagawa ang mga Monay dito. Hindi malinis! At pangalawa na kuting na mo, oh. Diyos ko, napakadumi. Nasaan ang Q? Huh? Nasaan? Ano, madam? Nasaan ang Q? Quality? Nasaan raw ang kalidad? Ay, nako madam, si Kuya Margarito po, marunong siyang gumawa ng Monay. Ayan po, siya pa po lahat ng nag-bake niyan. Ang sabi ko, kalidad, hindi abilidad. Oh, eh may abilidad niyang gumawa ng Monay. Kulang naman sa kalidad. Eh, ano po ba yung kalidad? Girls, educator. Yes, madam. According to my notes, ang kalidad ay nagmumula sa mga partikular na pangangailangan ng customer. Sa makatuwid, ang kalidad ng ating produktong Monay ay dapat lamang ayon sa kanilang panlasa, kagustuhan, sarap, sustansyang kailangan, itsura, at iba pa. Kaya naman ang lahat ng sangkap na ginagamit natin upang makapagluto ng ating kaaya-ayang Monay ay dapat na ayon sa kanilang kalidad. Alam mo ha, may tama ka dun. Thank you. Ayon naman sa aking pananaliksik, dapat alamin mo ang tunay na pangangailangan ng customer at ang ibig sabihin ang kalidad ayon sa kanyang pananaw. Magtanong o manaliksik. Eh, paano po ba sinisiguro yung kalidad? Hindi mo rin alam. Ha? Girls, sagot. Oh, it's here. Ang pagsisiguro sa kalidad ay ang pagsukat sa mga katangian na ninanais ng customer sa isang produkto o serbisyo. Tama na naman to. May tama talaga to. Oo naman. Hoy, pero ayon naman sa akin pananaliksik ulit. Alamin ang gagamiting panukat sa pangangailangan na dapat punuan. Paghambingin ang katangian at ang panukat para masiguro ang kasiyahan ng mga customer. Eh kung sa Monay, ano po ba yung kalidad? Hindi mo alam? Alam? Hindi mo alam talaga, ha? 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 Makinig ka, ha? Sa paggawa ng Monay, kailangan dekalidad ang sangkap. Kalidad na sangkap? Yun o, tinan mo. Yung sukal mo, puro langgam na. At saka, yung matikilya mo, maanta na yata. Ano ba yan? Parang nabubulok na, oh. Saka yung, ano to, yung pampaalsa. Naku, inaamag na. Expired na ata yan, ha? At saka, yung itlog. Hmm? Bugok na. Itapon niyang lahat! Ay, at palitan ng bago! Yes, madam, agad-agad. Kakalimutan mo, ha, na ang kalidad ay hindi lamang sa sangkap, maging sa proseso rin. Teka, ha, ano bang ginawa ng kuya mo? Nako, madam, tama naman po ang ginawa ni kuya. Ayan, kumpleto po ang mga sangkap. Tapos, pinagsama-sama po niyang ganyan. Hindi ho ba pareho lang naman yon? Pareho? Mukha bang pareho yon? Eh, magkaiba yung consistency ng dough na nagawa. Ay, nako, malamang hindi pantay yung pagkakahalo sa ingredients niyan. Eh, di ba nga, ayon sa nakapaskil dito, kailangan yung ingredients sunod-sunod. Teka, nasa na nga ako yung nakapaskil dito, ha? Nga. Ma'am, ito po yata yun. Pinatungan po ng ube.
Mari Joseph. Nasa lang finish product! Nako, madam. Ito po, ang dekalidad na Monay! Nako, madam. Hindi kayo makakatulog dyan dahil sa kawalang kalidad niyang Pac-Mark Monay na yan. Ay, madam. Ilayo niyo! Madam, magulong din niyo! Ilayo niyo sa palpak na Monay niya! Madam, hindi na Pac-Mark Monay! Madam! Yan ang palpak Monay! Madam, 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 madam! 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 Monay! Gusto ko ng Monay. Gusto ko ng masarap na Monay. Monay! Madam, kumalma ka nga! Eh, bago ka makatikim ng Monay na masarap, kailangan muna malaman ito at ni Margarito ang tamang proseso ng paggawa ng Monay. Valentine! Kasalanan ni Margarito ang lahat ng ito. Dapat kasi sinukat muna niya ang tamang timbang ng sangkap, ang tamang kalidad ng sangkap, ang tamang init ng omen at tamang laki ng Monay! Ilatag ang pamamaraan, hakbang at pamantayan ang pagsasangkap, proseso ng paghalo, pagbilog, pagmasa, pagtimbang at pagluluto ng Monay! Mabuti pa unawain ang resulta. Resulta, resulta! Ang pag-unawa sa resulta, yan ang... P-P-L-D. P-P-L-D? Huh? Ay nako, mali-mali ka talaga. P, pamantayang teknikal. P, physical na katangian. Kemikal na komposisyon at naging estado ng produkto tulad ng Monay at marami pang iba. Halimbawa sa Monay, ano bang pamantayang teknikal? Kapag ba sumobra yan sa sangkap, nakakalaso na? Eh kung sumobra sa asukal? Diabetes. Kung sobra sa asin? Ay, nako, sakit sa bato. Eh, kung sumabra sa pagluluto, nasunog. Cancer. Ang sunod na P naman ay... Pagkakataon! Nako, alam mo, ang galing nyo, madam. Pagkakataon o oportunidad. O, eh, kailan ba gustong kumain ng Monay ng customer? O kaya gano'n ba kadalas gustong kumain ng Monay ng customer? Ayon sa aking pag-aaral, malamang agahan. Merienda bago magtanghalian. Panghimagas pagkatapos ng tanghalian, merienda, Monay na may keso, Monay na may pasas, Monay na may ice cream, Monay para sa lahat! At ang L! Uy! Lugar! Lugar ng Monay! Monay. Saan? Saan ba ito kailangan? Kailangan magandang pwesto. Dati naman, excited yung mga tao sa Monay. Pero ngayon, umay na. Oh, eh, paano? Puro Monay na lang ang tinitinda mo. Sana meron ka kasing variations. At ang D. Ang D ay ano? Uy! Dami! Dami! Dami, oh! Dami! Monay? Monay. At gaano karami ang pangangailangan sa pang-araw-araw na benta? Ha? Dati naman, kahit gaano karami, laging nauubos. Ngayon, ang dami-daming natitira. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ay, buti pa, pumasok na lang tayo sa loob. Doon natin pag-usapan yung pag-unawa sa sangkap. Ha? Please, pumasok na tayo. Please. Dali. Ay, Carissa. Tara na. Pag-usapan natin yan. Saan punta? At sa pag-unawa sa sangkap, kailangan pa rin ng P. P. L. D. P, P, L, D. P, P, L, D. P, P. P! Pamantayang teknikal! Ang ibig sabihin nito, sa sangkap ay ang epekto ng paghahanap, pagbili, pangangailangan ayon sa physical, chemical at iba pa! Dito, nakalagay dito, pa! Pagkakataon o oportunidad! Ako, alam ko rin yan. Ang ibig sabihin niyan, yan ang epekto ng paghahanap, pagbili at pangangalaga ayon sa pangangailangan at kailan at kung gaano man kadalas! L! Lugar! Ang ibig sabihin sa sangkap ay epekto sa paghahanap, pagbili at pangangalaga ayon sa lugar at kung saan ito kakailanganin! D! Dami! Nako, yan naman ay yung epekto sa paghahanap, pagbili at pangangalaga ayon sa kung gaano kadami ang kakailanganin. Ah, alam ko na! Sige, sasabihin ko kay Kuya Margarito na mag-ingat siya sa pagbili ng mga tamang sakap at saka busisiin ng maayos ang mga katangian nito at saka sukatan rin ng maayos ang mga sangkap na gagamitin sa paggawa ng Monay. Tama! Hindi! Mali!
Meron pa eh. Ha? Meron pa sinasabi ko sa inyo eh. Madam, meron pa. Bago po, madam, sandali. Dapat yung malaman ang kahalagahan ng customer at ang kanyang interest. Kayo, alam niyo ba? Alam niyo ba? Dang! Deng! Madam, pumalma nga kayo. Alam na po namin ni Deng yan. Ang interest ng customer, ang importansya talaga ng produkto nating Monay. Sulit sa ibinayad o paghihirap para makuha ang produkto o serbisyo. Tatandaan nyo, kayo lahat, tandaan nyo ang sinasabi ko, ha? Baliwala sa customer kung anong ginastos mo sa produksyon. At lalong baliwala sa kanila kung anong iniisip na nagtitinda o nagbibigay ng serbisyo. Ikaw, alam mo yon? Ikaw, alam mo yon? Eh, sino po ba yung customer? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Abay, kaya naman pala talagang pumapalpak tong Pacmark panaderya eh, dahil sa inyong magkapatid ay nako, talaga naman. Pigilan nyo ako. Oy, kumalma ka nga, Deng, ha? Ang customer ay isang mamimili o grupo ng mamimili na may pangangailangan. Kapag napunan ang pangangailangan na ito, handa naman sila magbayad. Pero magbabayad lamang sila kung katumbas ng halaga ang produktong binibenta. Mak! May tama ka! May tama ako? Kumalma nga kayo! Ang dami niyo sinasabi. Simple lang naman yan. Dapat yung tandaan na may pangangailangan ang customer. Right? At dapat punuan niyang pangangailangan na yan. Right? Sabi ko nga po. O yun. Ngayon, tandaan niyo rin, laging tandaan na ang customer ay nagbabayad ayon sa halaga. Right? Oo nga po. Right? Oo eh. Magaling kayo. Ngayon, gusto ko nang kumain ng dekalidad na Monay. Monay. Umalma nga kayo. Huwag po kayong mag-alala. Sasabihin ko po lahat ng natutunan ko kay Kuya Margarito. Bukas na bukas, bagong panadarya at bagong Margarito na po ang makakasama niyo, madam. Sige po, magpapaalam na po ako. Bye-bye! Madam, sakto po ang dating ninyo. Luto na ang special Pacmark Monay. Talaga? Matikman nga. Matikman kumuha kayo. Niya. Kumuha kayo. Sige. Pagkakaluto, Margarito. Ang lambot! Hindi sunog, hindi maputla. Sarap! Ang sarap-sarap! Ang sarap ng Monay, Margarito! Ay, nako, madam, hindi lang po yan. Meron na rin po tayong iba't ibang klase ng Monay. May cheese Monay at saka Monay na may pasas. Meron na rin po tayong iba't ibang klase ng tinapay, katulad ng Spanish bread, ng pandikoko, ng kabayan, at ang bagong-bagong introduce na hopya! Hopya! Tama! Hopya!
may pagkakaiba lang sa presyo. Katulad ng mga special monay na ibang sangkap. Medyo mas mahal nga lang siya kaysa sa original, pero kalidad ang lasa! Ang galing na talaga, Margarito! Ay, syempre po, madam. Salamat po sa inyo. Tsaka kay Deng, tsaka kay Dang. Pero ha, lagi mong tatandaan, Margarito, ha? Para mapanatili at mapataas ang QDP. QDP! Ng ating pagnenegosyo, kailangang mag-aral at matuto at malaman ang areas for improvement. Alamin kung saan tayo nagkukulang, kung saan tayo pumapalpak. At dapat ituwid ang lahat ng ito. Ito ang evaluation sa pagnenegosyo. Ha? At kapag naituwid na natin ang ating mga mali, pagkukulang at kapalpakan, masisihang muli ang ating mga customer, pati na rin ang mga tauhan, at tataas ang ating benta! Magaling! Magaling, Margarito! Iba ka na talaga ngayon! Ayun ako, salamat po, madam! Siguradong magugustuhan ito ng ating mga head, panadero at panadera na si Pikito, Pakito, Pikita at Poknat galing sa bakasyon! At siguradong matutuwa sa iyong anak kong si Pacquiao at ang kaibigan niyan si Marquez! Oh, mabuhay ka, Margarito! Mabuhay! Pa! Mabuhay ang Pakmark Panaderia! Mabuhay! Oh, ano pa hinihintay nyo? Ilabas ang tinapay! Dang! Deng! Deng! Dang! Ilabas na! Oh, bilisan nyo na! Ilabas na! Ilabas na! Ano pa? Ilabas na! Ano hinihintay nyo? Dito sa loob. Kunin natin dito. Sige. Matitikman na rin ang bayan ng aking Pakmark Monay! Monay, ang sarap ng Monay. Ang pagbabalik ng Pakmark Monay mula sa Pakmark Panaderia! Yan ang Pakmark Monay. Masarap na, masustansya pa! Pakmark, Pakmark, Panaderia! Woo! Pakmark, Pakmark, Panaderia! Woo! Pakmark, Pakmark, Panaderia! Woo! Pakmark, Pakmark, Panaderia! Woo! Hindi lang Monay ang tinitinda. Iba't ibang klaseng tinapay pa. Mas marami, mas iba't iba, mas maganda. Tulit sa presyo, kalidad na produkto! Yan ang... Pakmark Panaderia! Laging alalahanin na dapat patuloy na inaalagaan ang negosyo. At dapat isaisip kung patuloy ba nitong napupunan ang pangangailangan ng customer. Katulad ng ating mga katropa, tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay ng dekalidad na produkto sa mga tao. Lahat ay busog. Lahat ay masaya. Sa Pakmark Panaderia!